Yo, what's up mga kasubert? Pagpasensyahan nyo na tong vlog ko ngayon kasi ano lang to, urgent to, no, biglaan lang. Mayroon lang lumapit sa amin mga kasubert, kailangan ng tulong. Taga-Bukaan na, nabudol. No, pero yung ibang mga pangyayari siguro mapapanood nyo na lang sa mga sa ibang sa ito, sa mamaya-maya konti. So ang papakita ko lang sa inyo yung mga pera ng sponsor ngayon. Pahaging lang dun sa nangyari. Mayroong nabudol dito, no. Yung asawa niya ay may sakit, tapos may nagpakilala sa kanila na staff daw ni Rapi Tulpo. So naniwala naman sila hanggang sa ano yun? Dinala sila sa ospital kasi nga staff daw ko ni Rapi Tulpo, dinala sila sa ospital, sa napakamahal na ospital dito sa Nasugbo. Kinonfine as in ipinasok sa ospital. Ngayon humingi ng magkano ni 17,000 na down payment, binigay nila doon sa bakla kasi siyempre nagtiwala, dinala sa ospital eh. Tapos ngayon nung nagbigay na sila ng down payment, nawala na yung bakla, no? Bakla kasi yung nakausap nila, nawala na. Tapos naiwan sila ngayon sa ospital. Ngayon ang problema ngayon, wala silang pang palabas sa ospital kasi na-confine na eh hanggang sa umabot na pang ano na ngayon, pang apat na araw. So kaninang umaga, pumunta dito si Kapitana, no, sa barangay namin. Kinausap ako, baka humingi ng ano, baka sakaling matulungan din namin kasi tinulungan na rin nila, so para makalabas lang sa ospital kasi ang sabi ng doktor sa ospital talagang malala na yung mga sakit niya, kumbaga talagang tinapat sila ng doktor, no, no. Kaya ang gusto ng doktor pala ilabas na lang kaysa naman lumaki pa ng lumaki ang bill. Ngayon yung kapamilya naman, yung asawa, no, babae po yung pasyente, yung lalaki, yung asawa niya ay nakausap na rin namin kanina, tanggap naman niya na. Tanggap niya talaga, no, ang nangyari. Kung baga, tinapat na sila ng doktor. Pwede mo magitan yung doktor? Doktor, okay lang, magitan? Pati si doktor po, Montimar. Shout out kay Dr. Montimar, no? Kasi yung pangbayad sa kanya dapat, na pang doctor pay. Oo, wala na. Hindi na kinuha ng doktor, kaya... Salamat kay Dr. Montimar, hindi na siya naningin ng kanyang professional fee. Para tulong na lang din, ang advice niya lang ay mailabas na lang yung pasyente. So yun muna ang gagawin natin, no, kailangan nating ano eh, meron tayong ano mga kasi may pera pa naman din sa mga sponsor ko. Ito yung ano, sa lahat po na nag-sponsor po kay Tatay Ernesto po, meron pang itong pahabol, may mga pera pa dito na hindi ko pa na-flex kasi nakapag-flex na ako nung nakaraan, di ba? Yung 116,000 yun safety na yun para kay Tatay Ernesto. Meron pang nagpahabol, pero ito mga kasword, yung mga babanggitin ko pangalan dito, gusto ko po sanang ano, gamitin ko na lang po ito, gamitin natin sa para matulungan si yung pasyente para makalabas na sa ospital kasi kailangan nilang mailabas. Mamaya ko na kayo update, no, sa ano pang mga mangyayari. Ang ito si Maddy galing na. Panoorin niya rin sa channel ni Maddy, galing na siya sa ospital ng Jabez. Pero pinasikaso ko na doon yung magkano ang babayaran na bill at umabot ng ito. Ayan. Tingnan niyo mga kasulo yung ayan, basahin niyo kung ano ito yung mga sakit niya. Ito, ito yung sakit niyo. Lima. Hindi ko wala akong maintindihan diyan. Basta ito po yung bill. Ito yung bill. Hindi ko alam kung ano tong bakit may 33,000. Tinanong ko nga to eh. Eh sabi ko, ano yan, yung 33,000, sabi hindi kuya, ito yung pinaka bill niya. Ito daw 39,717. So, tingnan natin kung makapag-produce tayo ng 40,000. Diyan. So, nandiyan naman si Mika ang ating nag-organize ng ating mga sponsor. So, itong pera na to, ito yung mga pahabol sana para kay Tatay Ernesto. Pero, ang ating naipon kay Tatay Ernesto kasi 116,000. 987. Oo. 116,987. Ang pambayad sa doktor nun ay 75. So, may natira pa. Nakatabi na po yun. Nakatabi na po yun para kay Tatay Ernesto. So, ito, gamitin muna natin to para dito kasi ito talagang importante ito, matulungan man lang natin kasi kung hindi pa ito mapalabas ngayon, lalo itong 33,000 magiging 1.2 million. Kaya kaya po naman natin talagang dapat tulungan kasi po yung asawa nito ay ang trabaho po ay magbubuti. Magbabakal. Yan po yung nagbubuti dito sa amin. Kawawa nga. Tatanggap na ng asawa mga kasuward yung ano, yung talagang kalagay ng misis na kumbaga wala na talagang ano. Pero mamaya pagka ano, papakita ko sa inyo, pupuntahan natin. Si Maddy po ang papumutahin ko sa ospital, dadalhin yung pera para mabayaran yung bill na to para makalabas na kasi hindi po basta-basta pwede makapasok doon dahil may mga rules din doon. Pero bibilangin muna natin to, tapos
kung mayroong mga YouTuber dyan, ilalagay ko sa screen, ilalagay ko sa description yung link bilang pasasalamat. At kung mayroong mga hindi YouTuber, hindi ko ilalagay sa screen. Mayroon kasi mga hindi nagpakakilala. So, bibilangin muna natin to. Yan, nandyan si Mika ang ano. Meron din naman po dito na sabi, bahala na ang Ninong Jeff. Oh, marami po ganun. Yun, kaya ano. Sige. Yan. Unahin po natin yung YouTuber, si Weirdo Official. Weirdo? Kano-ano ko yan? Weirdo! Kapatid sa labas. Ayan, ito po. Si 1,000 pesos. Yan, si Weirdo Official. Weirdo Official. Alam mo mga link niya? Ito, 1,000. 1,000. Mm. Tapos ito, si Mrs. Ray. Teka, yan mo, i-compute mo. Si Maddie ang mag-compute. Ito. Ito, kay Mrs. Ray, 2,000. Sige. Ayan. Mix, dito ka daw, Mix, kasi against the lights, eh. 2,000. Plus. Tapos, si Jack and Yahan Vlogs. Kaya si Jack and Yahan, kanina lang itong sinabi ng Ninong Jeff, nagpadala agad. Ah, kasi yung sa live ni sa'yo? Sa live ko. Yan. Si Jack and Yahan Vlog 4,000. 4,000. Yan, para talaga yan dito. Oo. Tapos, si Mrs. K Vlogs. Yan, bahala ka na din daw dito. Oy, hi, Mrs. K Vlogs. Pilan? Yeah, si Mrs. K Vlog. 2,000. Yan, ito yung galing kay Kaka Faith. Si RJ and Elan's Adventure. Adventure. 3,000. 3,000. Hingin ko na lang kay Kaka Faith yung ano niyan. Yung channel. Link. Yan, tapos ito po mga hindi po ito YouTuber na sabi na po ay bahala na daw po ang Ninong Jeff. E di tulong na po natin. Sir Homer Bautista. 3,000. Shout out kay Homer Bautista. Yan, ito kay Tita Ruby Campanyo. Ito yung pinaabot ng long hair sister. 3,000. Yan. Kay James Mansueto, 3,000. James Mansueto. Yeah. 3,000. And last, kay Team Medebak, Riyadh KSA, 2,000. 23,000. Okay. Yan. Okay, so magkano lahat? 23,000. Exacto, 23? Oo. Okay. So, yan mga kasuward, yung mga pera na yan, meron tayong 20, bilangin mo mix para ano, 23,000. Kahit tanggalin mo na sa ano, mga sobre para maipakita. Para maipakita okay lang natin sa kanila. Ah, sige po. 1, 2, 3, 4. Ito, 1,000. Ito ay 2,000. Hindi, tanggalin mo na. Bilangin mo na lang kasi 23 ka mo lahat yun. Mm, 23. Pasensya na kayo mga kasuwala kasi ganito tayo. Transparent tayo eh. Ano, kailangan maipakita natin sa kanila para walang masabi yung ating mga nanonood. So, minamadali lang natin no, kasi anong ang oras natin ay ayan, alas 2 na. So, kailangan mapalabas ni Maddie mamaya. Okay. Gibilang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Yan, so 23,000 to. Ang bill ay 39. Sabi tayo 40,000. So ito 23. Kailangan pa natin ng 17. Ngayon mga kasuward, meron kasi nagpadala sa akin. Ayaw niya magpaano? Ayaw niya magpamanggit, pero papayag naman siguro siya kasi bahala na ako sa pang trip ko. Okay, yan kasi, 20,000 yung pinadala. Basta isipin nyo na lang na baliw yung nagpadala sa akin dyan. Baliw yung tao na yun. Nagpadala siya sa akin ng 20,000 para pang trip ko. Bahala na ako kung anong gustong gawin ko. Ito. Yan, for trip. Ayun o. For trip, 20,000 yan. Dapat ito ay, ito alam nyo yung mga ginagawang trip, mga tulong-tulong din kasi yung mga papakyaw ako o kung sino mga tripan ko nabibigyan. So maraming pwede sanang tulungan dito. Ngayon mga kasuward, gagamitin na lang natin to. Kulang ng 17,000, di ba? Para mag 40,000. So, itong 20,000 mo ba, bawasan ko ng 17,000, idagdag natin dito para magkaroon tayo ng 40,000 para mapalabas tong pasyente na to. Ano kasi yun din ang advice ng doktor, ilabas na lang talaga. Kasi 39,779. So, bawasan mo siya ng 17. At 3,000, sila lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yan, so may 3,000 pa akong pang trip. Pa, itabi mo lang muna yan. So, ito, 40,000 to. Yan. Yan. So, mga kasuward, panoorin nyo sa channel ni Maddie, kasi si Maddie ang pupunta sa ospital para mag-asikaso ng bill na yan, para makalabas na. Tapos, hihintayin ko lang si Maddie para pag nakalabas na yung pasyente, pupuntahan ko.
no, para maipakita ko sa inyo. At sana itong vlog na to ay makarating to kay Idol Rapi Tulfo, no, dahil para maalam, may gumagamit ng pangalan nyo na nakabiktima dito sa amin. Stop nyo daw siya. Kung makarating man to at baka kung mabigyan ng malay mo, mapansin ni Rapi Tulfo, mabigyan ng action kung sakali man o kaya sa kanilang mga staff. Meron po kaming mga ginagawang ano na dito, mga, siyempre hindi ko pa pwedeng sabihin, no, mga pwedeng magamit na kung ano mang sa investigasyon. Ano, sana makarating kay Rapi Tulfo, no, matulungan din yung pamilya. Kasi. So, ayan. Bahala ka na, Mads. Panoorin yung channel ni Maddy. Ang pagpapalabas sa ospital. So, last dose. Salamat sa lahat ng ano. Sa lahat ng mga, ay, baka memorize mo yan, kukunin ko yung mga link. Abo, iwala yung mga sobre. Yun, salamat sa lahat, no, yung mga nagtitiwala sa atin. So, ayan po ang mga pera ninyo. Maraming salamat po. Yun, salamat din kay Mika. At kay, ano, yung nagbigay ng para sa 20,000, ayaw niya magpapanggit eh. Salamat. Bye, saludo ako sa'yo. Salamat talaga sa tiwala. Sige, mamaya, update ko kayo kapag nakalabas na yung, ano, pasyente. Yan, so, papunta na si Maddy sa ospital. Huwag kayong mag-alala mga kasur, yung sa part ni Kuya Ernesto dahil wala tayong magiging problema doon. Magagawan at magagawan ko ng paraan yun. Hindi na ako makapunta ng ospital kasi may mga asikasuhin din ako eh. Pupunta din ako ng barangay nung kakusapin ko pa si Kapitana tungkol nga doon sa, ano, sa mga nangyayari yun, nakapasok na, namumudos dito. So, ikaw ang... Ay, kung magmura. Si Kapitana, hindi po yan nalabas ng bahay. Oo. Oh, yan. Hindi po yan basta-basta namalabas ng bahay. Pinuntahan ako dito kayo na kaya salamat kay Kapitana, no. No, salamat sa tiwala. Siyempre sa mga sponsor ko, mga kasword, maraming salamat sa inyo. Lumayos ka na dyan, Mix. Lumayos ka na dyan, Mix. Lumayos ka na dyan, Mix. Salamat kay Mika. Napakalaking ginagawa ng Mika pag ano, katrabaho sa mga ganitong ano, mga ginagawa ko. Sa lahat po ng mga comment, baka hindi ko alam kung paano yung mga tags, sana makarating to kay ano, sana makarating kay sa mga staff, kahit sa mga tunay na staff lang ni Rapi Tulfo, no, ni Idol, para baka sakaling mabigyan nila ng action or mapa-investiga nila or matulungan yung ano, yung pamilya. 17,000 yung nadali. 17,000 ang na dinggoy nung hayop na bakla na yun. Kaya kawawa yung mga na ano, naloko. Kaya nisig ko lang! Teka, nandiyan na yun. Nakalabas sa hospital ng Smika. Yan mga kasawad, si Kuya Ricky. Siya po yung ano, yung asawa nung pasyente. Nakalabas na po sa hospital. Anak. Ikaw yung nagbabat, ikaw yung nag-asa kasa. Ah, ikaw yung bunso. Ikaw yung nag-asa kasa sa hospital? Hindi po. Yung kapatid na. Yung kapatid. Si Maddy? Wala. Alis lang, naglalako kanina. Sorry mga kasi, kagising ka lang, nag-iirit ko siya ako kanina. Bukas na lang namin puntahan, no, yung misis nyo. Bukas wala yung bakit sa hapon na kasi. Para mapasyalan din. Kasi nagpapahinga pa galing sa ospital para mapasyalan namin. Huwag kayong bibitiw. At kinabukasan, wala, 2 hours later, may ganun eh. 24 hours later. Ayan, puntahan namin yung ano, nakalabas sa ospital, no? Sama ko sa tinging body. Si Mika at saka si Kapayaso. Ayan. Kasi dyan lang naman yun sa bukana lang, sa labasan lang. Yung pinalabas natin, ano? Pinalabas. Panoorin yung channel ni Maddy, ha? Si Maddy ang nag-asikaso ng pagpalabas nung sa ospital. Ayan. Eh, mga kasulit yung bahay, no? Ay! Kala ko sino yung lumabas. Ato, apo. Apo. Pero hindi mo anak. Anak ko po. Ah, anak mo? Mm-hmm. Oh, yung nga apo, eh. Hintay na, wala si ano, wala si tatay, si Kuya Ricky. Pero okay lang pumasok? Okay. Na, anong ginagawa? Nagtatrabaho? Nagbote po. Ah, nangangalakal pa. Mga kasulit. Nagbakalbote pa si ano. Pero tignan natin, tara, tignan natin. Pakita ko lang sa inyo. Hello? Asan si nanay? Ano pa nanay? Nay, kayo po yun? Okay lang, okay lang kayo makita sa video? Okay. Ayan, si nanay. Ano pangalan po, nay? Gina po. Gina? Opo. Ano po yun? Alam na ba, ano? Teka.
Nakita niyo na po yung ano, yung sa sakit niyo po. Opo. Alam niyo na po. Kasi masyado yan. So yan, mga kasuwerd, gusto ko lang po ipakita sa inyo, no? Si, kasi may mga, yung pong ginamit naming pera po para makalabas po kayo sa hospital ay mga pera kasi ng mga sponsor yun. Kadalasan yun ay mga OFW. You know, mix, no? Meron din mga hindi OFW doon, no? Yung papel, asan yung papel ito? Ah, patulong tayo kay Tingin Bahad. So ito mga kasuwerd, ang pinakita ko kasi sa inyo kahapon ay ito. Ang akala ko 39,000. Tapos nagtataka ako bakit may 33, hindi ko maintindihan to. So nagpadala ako ng 40,000. Ang binayaran lang ay 39,000 pala eh. Hindi ito. Ha? Yung binayaran na lamang. Bakit 39 ang nasa ano? Resibo. Ay ito, ayan yung pala yung una. Sorry. Ito pala. Ito yung una. Kasi nag-less sila ng 6,000. 4-piece kasi ako. Ah, sa 4-piece? 4-piece. Ah, so ang binayaran lang natin, ano nga ako, itong 33, Nick? Ako, 33. 33,717. Kasi nabawasan ng 6,000 kasi 4-piece si nanay. Ah, so kaya ito nga ang babayaran lahat. Hindi itong 39. Mm-hmm. So ang binayaran pala ni Maddie kahapon ay 33,000. So ang pinadala natin ay 40,000 yun. So, dito ang sukle. Sa hindi, kukunin ko na lang yun kasi yun yung sa trip na lang, ano? Kasi ang nalikom natin doon sa mga sponsor ay 23,000 eh. So, dinagdagan natin yun doon sa binigay sa akin na 20,000, no? Kumuha akong pera. So, kukunin ko na lang ulit yun para maitulong sa iba. So, yun. 33,000. Ayan. So, maraming salamat po. Ito na po si Nanay Gina. Nanay. Alam niyo na po yung sitwasyon ng ano po, sakit? Okay. Sinabi na po sa inyo ng doktor. Bali, lima po. Lima po yung sakit. Kung di po ako naagapan, siguro tatlong buwan na lang. Ito mga kasi, ipapakita ko sa inyo yung ano, itong mga sakit, yung nakalagay na, yan yung lima na yan. So, kung may mga medical personnel tayo dyan, ano, ayan o. Tapos, ano? Ito nga, ano, sana makarating doon kayo, no? Kay Idol, Napitul po, kasi sila po ay nabudol, no? Yun nga, takyan, hirap mo salita. Hello? Ay, baka sabihin ko? No. Nabudol. Nabudol. Sinabi ko na yan kanina sa ano, sa kahapon sa vlog ko. Ito kasi continuation na lang ito eh. Si Tatay Ricky po, yung kanyang asawa po ay nasa, nagbabakal buti pa. So, ito yung bahay nila. So, kung meron naman kaming ano, may mga bagay po kami na pwedeng magamit siguro yun sa ano, sa pag nag-imbestigang ano, kung halimbawa makarating kahit sa mga staff lang ni Rapitul po ba, para makarating kay Rapitul po na mayroong gumagamit ng pangalan niya na nakapangbudol dito. No, so malaking pera yun, 17,000 yun nakuha niya, tapos dinala pa siya sa ospital, sa Jabez pa, doon pa yung pinakamahal na ospital dito. No? So siyempre yung mga tao siguro, yung mga, asan na po yung mga hipa, manugang niyo po? Eh, yung mga kapatid ko po, lumapit po sa PSO, para po makalamas din ako, gumawa po sa inyong paraan. Kasi po inabol nila yung nagbudol sa amin. Opo. Malakas ka kasi po yung kotob na isa kong kapatid na budol. Kasi wala po talaga siyang down. Lahat po ng gamot kong hiningi, wala pong bayad. Dahil po yung babayaran namin, bawat kuha namin doon, babayaran. Opo. Ngayon dumatog po yung doktor ko, si Dr. Montemar, na sabi, Nanay, umuwi na po kayo kasi hindi naman nasusunod yung gamot niyo. Oo. Kasi wala kayong iniinom. Naibaki yung bill mo. Tapos ganyan niya. Kasali na ka pa ng dugo. Hindi naman din nakakain ng gamot. Wala din. Kaya kung ano, umuwi ka na lang. Doon ka na lang magpagaling sa bahay mo. At dyan na lang kita bibigyan reseta ng mga gamot mo. Pagkasali mo ng dugo. Ayun. Tapos po, nung ano,
lumuwas po yung dalawa kong kapatid. Hinabay nga po yung nagbudol sa amin. Hindi naman po na ano. Pero naano po nila yung mga pangalan na po sa ano, sa FB. Yung mga ano na po ng pamangkin. Yung may mga hawak po kaming ano. No, sana, baka maano, baka maka, sana makarating kayo. Kaya hirap itulong po, baka pa-imbestigan ba. May nag-ano na rin kami, may mga nag-request na rin ng CCTV doon sa isang convenience store kasi nandun sila sa nag-uusap eh. Nagpunta rin yung bakla doon. Baka sabi nga po yung doktor ng bakla. O yung doktor nga sabi nabudol din daw siya. Nakausap din siya ng bakla eh. Matik na rin daw siya nabudol. Bait nga po ng doktor. Salamat kay si Doktor Montimar. Maraming salamat po kay Doktor Montimar dahil hindi na po siya nagpabayad ng ano, yung professional fee niya. Yung doctor's fee din siya nagpabayad kasi ang ano lang niya, mailabas lang si nanay sa ospital, no? Dahil sinabi na po ng tinapat na po ng doktor. Ang sabi lang po sa akin ng doktor na nanay, ganyan ang ano, para tayo ang muntik na mabudol. Ito, sabi, gumaling ka nga. Ay, ano ka nga dito, napagaling ka nga na dito sa ospital, pero nabudol ka naman, muntik na tayo mabudol. Tumawa lang po si Doc. Sabi ni Doc, ganito na lang, hindi, huwag din niya ako magpapabayad. Ibigay ko na sa iyo. Dahil kami po nag-iiyak, labi ko kay Doc, kasi kami nga nangyari. Sabi ko, Doc, pasensya ka na dahil nabudol po kami at wala po kami ibabayad sa inyo. Sabi po, huwag mo naintindihan na rin, makakaraos ka din. Basta makalabas ka lang dito. Tapos may awa ang Diyos na makakaraos ka din. Basta makalabas ka lang dito. Huwag ka lang bumaon dito sa hospital at babaon talaga ikaw dito. Pero na may mga inyong po kayong gamot ngayon? Meron po. Ah, may binigyan po kayo? May minimintin po kayo? Meron. Ano ba yung sakit nyo eh? Magagaling pa po kayo? Opo, gagalitan po. Ayun naman po, nagagaling pa ba eh? Magaling pa po. Basta dere-derecho lang po yung inyong po. Yung gamot? Opo. Nagulat naman ako nyo kayo sa, ano ba yung sabi nyo? Kasi, kapon. No. May iniinom na naman palang gamot si nanay. Kami bilhin lang po katabi ito ng anak ko kasi simula mo na sa hospital ako, hindi po ako nakakainom. Kasi po yung ako po pinadala na 1,000 ng doon po ng pamangkin ko. Iningin ko po, pinain ko sa anak ko at saka may pera po yung anak ko na... Sana po makaano? Sana makarating sa, baka may mga makapanood sa atin na may mga kaibigan na staff ni, totoong staff talaga ni Rapid Tulpo. Sana makarating, sana matulungan ni Idol kasi kami hindi hanggang doon lang kaya namin tulong na gagawin yun, napalabas namin si nanay sa hospital. Pero, nay, may, yung pong mga, kasi nung nag-live kasi ako, ay nag-live sa Mika, may mga gusto pong magpa-abot kay nanay ng tulong. Kung gusto niyo pong magpa-abot ng tulong kay nanay, pwede po kayong rumikta na kay Mika, kay Jimmy Nocom. Ano niya lang yung kanyang Facebook account. Pero sa akin, hindi ko na po i-vlog yun. No? Hindi ko na siya ipapak. Ito lang, i-vlog ko lang to kasi na emergency kasi ang nangyari kahapon. No? Pinuntahan ako ni Kapitana doon dahil sila lumapit din sila kay Kapitan. Siyempre, humingi din lang assistant namin sa Kapitana para tulong-tulong kami. Kaya napalabas namin sa ospital. Kaya blinag ko siya kasi kailangan maipakita sa video dahil ginamit ko yung mga pera ng sponsor eh, para at least mahirap na transparent na ang ginagawa ko. So yun, yung pinakita ko sa inyo, yun po yung mga nagagamit natin o nagagastos natin. Ngayon, yun pong gusto kong tumulong kay nanay. Kami, tutulong din po kami pero hindi namin i-vlog. Kung may gusto magpaabot ng tulong kay nanay, no, katulad mo mga kailangan yung mga gamot, punta kayo lang si Mika. Pero huwag nyo na po ipadaan sa akin kasi baka mag-expect yung iba na i-vlog ko. Hindi ko na po i-vlog yun. No? Okay na po yung ganito. Maraming po salamat sa tumulong po sa akin. Sa inyo po, maraming po salamat sa lahat. Sa lahat-lahat po ng mga sponsor niyo po, maraming po salamat. Pati po sa mga lahat-lahat po ng kabarangay natin. Maraming po salamat po. So yung mga kasuwerdo, yung ulitin ko po, yung mga magpaabot ng tulong, pwede kayong ramikta kay Mika. Tapos kung gusto niyo ipa-vlog kay Mika, pwede i-vlog. Pero sa akin, hindi ko na po i-vlog. Pag may magtulong na ipapadaan sa akin yung mga pera, mga cash na ibibigay kay nanay para sa kanila, hindi ko na po i-vlog yun. Kayo kaya, rumikta na lang po kayo sa kanila o kaya kay Mika. May ano pa kayo? Okay, bigas. Meron pa naman.
si tatay, yung si tatay Ricky, hindi ko may pakita sa inyo, pero nasama ko sa vlog kapon yun. Siya magbabakal buti. So, maaga siyang ano ngayon. May pera po kayo dyan. May anong gamot nyo? Araw-araw, alam niyo ba magkano? Ayun, sa linggo lang po yan. Tapos mo sa linggo, babalik na naman po ako kay Monsin. Para tingnan mo daw. Para po ma-undercover. So yun, yung mga kasuwerdo, yung si Mayer kasi pag nakikita lagi sa video si nanay, pwede man akong tumulong kung may magpabot ng tulong. So isasabihan sa video, pero hindi ko na po ipapakita si nanay. No, hindi ko na po ipapakita yung ano, kahirapan na ano nila ngayon. Yan. Nay, sige nay, magpagaling po kay nay. Pagaling. Sana maka-recover po kayo. Salamat po. Sige. Salamat po. Nay, ano ka dyan? Salamat po. Paano pag... Para yung mga ano, para sa gamot lang, magkano bang ginagastos sa gamot? 1.6 po, sa ibrig. 1.6 ano ba yung ano ko, sabi ko kayong gigil daw lang agad ng 3 months ko, tanong na lang ba yung makukuha ko sa gamot ng pag-asa. Sa may pag-asa ba? May pag-asa. Ay, naman pala. O, sige. Salamat. Sige, pag ano, pag galimbawa, pag may maubusan kayo ng gamot, o ano mga kailangan, pumunta kayo sa akin. Salamat po. O, sige. Po. Sige. Yung mga kasword, napabalik na kami, no? Sinsya na kayo kung hindi ko masyadong na ano, maano, mahina ako sa ganun mga kasword. Ayaw ko na may iyak-iyakan kasi. Kaya at least na ipakita ko sa inyo si ate, no? Panoorin nyo na rin po sa ano, sa vlog ni Maddie, kasi si Maddie ang nagpinasikaso sa ospital kahapon para makalabas. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsor. Tsaka shoutout sa shoutout. Ah, naka-vlog to. Shoutout sa mga jackalot ng buwanan. Who's Nick? Yo, shoutout. Ayan. Ayos. Kaya lang. Kung halimbawa, kung makarating man sa mga staff ni Rapi Tulpo to, baka gusto nyo, baka matulungan natin si ano, baka matulungan nyo po si nanay. Labudol po kayo siya dahil may nagpakilalang staff ni Rapi Tulpo. Pwede kayong makipag-ugnayan sa barangay namin, sa barangay Bukana, na Subo, Batangas, no? Or, baka may kumuntak sa'yo, sa Facebook account ni Jimmy Nukom, baka may kumuntak sa'yo, pero siguraduhin mo hindi ka rin mabudol. Pero mas maganda siguro kung sa barangay ng Bukana na makipag-ugnayan kayo. Yan. Baka kasi makapag-loko pa sa iba. Oo. Yan, sa Bukana, na Subo, Batangas, po. Hindi ko alam kasi sabi nung asawa kahapon, nakausap namin, sabi daw, tinapat na daw sila ng doktor, na gano'n na nga daw, maraming pag-asa, gano'n. Pero ngayon, nakausap ko si nanay naman. Sabi, may kumaagapan to ng gamot within 3 months. Sabi, eh mo, hindi ko masyadong ano, mahirap kasi hindi natin nakausap yung doktor talaga eh. So, mas maganda yung doktor talaga ang makausap natin. Mahirap mag, ano? Ang pagkakaintindi ko, pag nakuha sa gamot, kaya pa. Oo. Pero pag hindi, 3 months. 3 months. Salamat ulit kay Dr. Montemar. Yung bakla na ng budol, putang ina mo.